season, pero siya po ay magre-report tungkol po sa build, dahil siya rin po ang tinalaga ng presidente na in charge sa mga flagship projects. Kasama rin po natin si David Almirol ng Multisys, at ipakikita po nila kung paano gumana yung safety, staysafe.ph na application na linunsad natin kaninang umaga, no? Kasama rin po natin si Ginoong George Rueca ng Angkas para ibigay ang pagsuporta ng pribadong sektor dito sa staysafe.ph, at si Ida Chongson ng FinTech para rin po suportahan itong application na ito. So, Secretary Vince Dizon, the floor is yours, BBB. Maraming salamat po, Spokesperson Harry. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ito po ay napaka-importanting report lang sa ating mga kababayan tungkol sa ating Build program. Alam niyo naman po na ngayon pong araw nag-report po ang ating NEDA at ang ating DOLE tungkol sa pagtaas ng unemployment rate sa Pilipinas. Umaabot po ng 10% ang unemployment. Ito po ay dulot na rin itong ating mga hamon sa COVID-19. Kaya po napaka-importante po talaga ang direksyon ng ating mahal na Pangulo na kailangan pong dahan-dahanin na nating buksan ang ating ekonomiya para po manumbalik na sa pagtatrabaho ang ating mga kababayan at umandar na po ulit ang ating ekonomiya. At napaka-importante po dito sa ginagawa natin ito, ang infrastruktura. At magbibigay po tayo ng report ngayon at kinukumit po ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulo na talagang paigtingin palalo ang ating infrastructure program, ang ating build, para mas madaming trabaho ang ating maibigay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nawalan dahil dito sa ating pandemyang kinaharap. Una-una po, no, kung titingnan po natin ang paggasto sa infrastructure nitong nakaraang mga ilang taon, dalawang dekadang nakalilipas, makikita po talaga natin na napakalaki na po ng itinaas ng infrastructure spending, lalong-lalo na sa termino ng ating mahal na Pangulong Duterte. Noong pong 2001 to 2010, 100 billion lang po o mga 1.6% ng ating buong ekonomiya ang ginagasto sa infrastructure ng ating pamahalaan. Ito po ay tumaas noong 2011 to 2016 to 370 billion, mga 3%. Pero makikita po natin, halos 1 trillion po kada taon mula 2017 to 2019 ang ginagastos ng ating pamahalaan, equivalent to 6% ng ating GDP, ang nagawa ng administrasyon ng ating Pangulo. Ito po ay klarong commitment ng ating Pangulo na ang pondo dapat ay talagang igaan natin para ayusin ang napakamakalumang infrastruktura sa ating bansa. So papakita lang po natin sa mga susunod na slide ang mga iba't ibang mga natapos ng proyekto. Sisimulan po natin siyempre ang New Clark City Phase 1A, kung saan dinaos ang ating successful Southeast Asian Games. Ang susunod po ay ang Harbor Link. Ito po ay inaprobahan ng mga nakaraang pang administrasyon pero natapos po ngayong nitong mga nakaraang buwan lang sa pamumuno ni Secretary Villar at ng ating mahal na Pangulo. Susunod po ay ang Sangli Airport para sa general aviation para po maibsan ang congestion sa NAIA. Natapos na rin po ito sa leadership ng ating Department of Transportation. Natapos na rin po. Ito po, napaka-importanting proyekto, yung broadband project natin with Facebook. Ito po ay proyekto ng BCDA, ng DICT at ng Facebook. Tapos na po ito at hinihintay na lang po nating ma-online yung mga kable na galing sa Amerika papunta sa atin na galing sa Facebook. Ang Angat Water Transmission Improvement Project para sa tubig sa Metro Manila. Ito pong Facebook project natin sa broadband at itong Angat Water, natapos po ito nung panahon ng MECQ. So nakikita po natin na kahit na tayo naka-lockdown,
ituloy-tuloy pa rin po ang ating infrastructure projects. Kaya natapos po natin yung mga, ang dalawang proyektong ito sa Build, Build, Build. Laguna Lake Highway, ang kauna-unaang pong highway sa Pilipinas na may dedicated bike lane at pedestrian lane. Natapos na po ito ng ating DPWH sa pamumuno ni Secretary Villar. Ang Cagayan de Oro Port, natapos na rin po sa DOTR. Ang TPREX po, kaya po ngayon, kung pupunta po kayo ng Baguio, ay halos tatlong oras na lang o tatlong kalahating oras na lang. Natapos na po ito sa tulong ng San Miguel Corporation, ang ating private sector partner para sa TPREX. Ang Clark International Airport po, makikita po natin, tuloy-tuloy po ang construction natin dyan at malapit na pong matapos yan. No? Ito ang bago nating magiging gateway at by next year, early next year, tapos na po yan. Malapit na rin pong matapos. Napakatagal na po nito, no? Nung panahon po ni Presidente Ramos pa na-approve to. Pero finally po, sa tulong ng ating private sector partners ng San Miguel Corporation, makokonekta na po natin ang SLEX sa NLEX at makakapagbiyahe na po tayo ng north to south at south to north ng ilang minuto na lang, hindi na dadaanin ang oras. MRT7, again, another project po ng San Miguel Corporation with the Department of Transportation. Malapit na pong matapos yan at tuloy-tuloy po ang ating construction dyan at sigurado po tayo before 2022 tapos na po ang MRT7. Ang BGC to Ortigas po, no, sinimulan po natin yan ngayong termino ni Pangulong Duterte. Kahit na po na-approve siya nung nakaraang mga administrasyon, ngayon po lang po nasimulan at malapit na po siyang matapos. Connecting BGC to Ortigas, 5 minuto na lang po ang babayin natin, hindi na po 1 oras. Ang Bicol International Airport, no, sa bagong lokasyon nito sa Legazpi City, no, matagal na po itong panaginip ng ating mga kapatid sa Bicol, lalong-lalo na si Congressman Joey Salceda, ngayon po ay malapit ng matapos. Ang General Santos Airport, isang bagong airport sa Mindanao, matatapos na rin po. Leyte Tide Embankment, para po mas lalo tayong maging handa sa mga malakas na bagyo, malapit na rin pong matapos yan. Ang Cagayan de Oro Coastal Road, makikita nyo naman po, malapit na rin matapos. Project din po ng DPWH under Build, Build, Build. Napakalaki po ng tulong ng pagsara natin ng Boracay nung mga nakaraang taon. Dahil po dito, na-reinvigorate natin ang Boracay at dahil din dyan, malapit nang matapos ang Boracay Circumferential Road na may pedestrian at bike lanes din. Sa Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, yan po ay napaka-importanting kalye din, ang Sindangan Bayog Lakewood Road. Malapit na rin po matatapos. Ang Central Luzon Expressway, no, nakakonekta po yan sa ating Subic-Clark-Tarlac Expressway para po magkaroon ng east-west connection ng Luzon. Malapit na rin po matapos yan. Ang LRT2 extension, malapit na rin po matapos. So, 92 projects po ang retain natin sa infrastructure flagship projects list. 4.1 trillion pesos po. Meron tayong 8 na itinabi muna dahil kailangan muna ng masusi pang pag-aaral at medyo yung iba po ay napakamahal. So, kailangan nating mag-redirect ng resources natin sa mga ibang proyekto. Pero meron din po tayong mga dinagdag na priority. Kasama ang ICT na napaka-importante ngayon, lalo na sa panahon ng pandemya. Mga water projects, no? At dahil nga po dyan, nag-issue po ang ating mahal na Pangulo ng Administrative Order 32 para siguraduhin na ma-fast track ang ating mga water projects. Pagtutulungan po natin yan with ARTA at ng NEDA kasi para siguraduhin po natin na hindi tayo magkakaroon ng water shortage problems, lalo na sa Metro Manila. Nagdagdag po tayo ng mga importanteng transportation projects. Kasama na rin dyan ang isang PPP project, ang NLEX Harbor Link Extension to Anda Circle. At importanteng-importante sa healthcare, magtatayo na po tayo ng isang
world-class virology, science, and technology institute sa tulong ng Department of Science and Technology sa New Clark City para po ready tayo sa mga susunod pang paghamon sa ating healthcare system. So with that po, maraming salamat po, Secretary Harry, and ito po ang report natin sa Build, Build, Build program. Build, Build, Build program. Thank you. Maraming salamat, Seca Vince D.